So, pasensya na sa matatakam ngayon. Pero, ayan. So, magluluto tayo ng whole chicken. So, ayan. So, hindi na kailangan ng air fryer, ng oven, ng ano pa man. So, simpleng. So, first, kailangan natin ng isang buong chicken. So, malaking chicken yung makuha ko. Tapos, yan yung ipapasok natin sa loob ng chicken. So, first, kumuha lang kayo ng isang bowl. Maglagay lang kayo ng salt. Yung tamang dami lang ng salt, tapos seasoning, tapos pepper, and yung garlic powder. Yung tamang-tama lang pagpahit sa loob at saka sa labas ng chicken. So, ayan. So, first is nilalagyan ko ng seasoning sa ang loob ng chicken. So, ayan. So, huwag kayong mag-inerte. So, lamasin nyo hanggang sa loob para talagang malagyan ng seasoning yung sa loob. Tapos, same din sa labas. Ayan. So, ubusin nyo yung nilagay nyong seasoning doon. Mas maganda sa chicken na nakababad siya overnight. So, ayan. So, medyo madami-dami yan kasi lulutuin ko din siya mamaya. So, ayan. Kumuha lang ako ng oyster sauce. So, ipapahid lang din natin yan sa katawan ng chicken. So, ayan. So, lamasin nyo talaga ng mabuti para manuot talaga yung sauce sa chicken. Ayan. So, pagkatapos sa labas, pahiran nyo din sa loob. So, kung lulutuin nyo talaga siya agad-agad, so, mas maganda kung damihan nyo na. Kasi, matagal ma-absorb ng chicken yung mga spices eh. So, ayan. So, lamasin nyo talagang mabuti na make sure na nalalagyan talaga every part ng chicken. So, ayan. So, hindi pa ako nakontento. So, talagang nilagyan ko talaga siya sa loob ng oyster sauce. So, yan lang yung gagamitin ko. Tapos, ayan na. So, pinasok ko na sa loob yung, ano, yung lemongrass, yung sibuyas dahon. Ay, hindi ko to alam yung Tagalog ng sibuyas dahon. Ano ba yun? Tapos, ayan, yung luya. So, ayan. So, ilagay nyo talaga sa loob. Tapos, yung sa may ulo, nilagyan ko din siya para abo talaga yung pati dyan yung lasa. Ayan, yung sibuyas. Yung onion. Ayan. So, dalawang maliliit na onion yung hiniwa ko dyan. So, huwag yung pansinin yung kamay kong super dry kasi kagagaling ko lang maglaba. So, ayan. So, pati ano na. So, ayan. Ipasok na talaga sa loob yung mga garlic, yung mga ganon. Tapos, lamasin nyo ulit. So, inubos ko na lang yung kalahati ng oyster sauce sa chicken. So, ayan. Ayan, so hindi ko na talaga siya tinirhan. So inubos ko lang. Bali, kalahati lang ng oyster sauce yung ginamit ko dyan. Tapos, ilalagay ko muna siya sa ref. So, hanggang mga 1 hour to 2 hours ko siguro. Kaya, before ko siya niloto. So, yan. Sa mainit na kawali, naglagay lang ako ng oil. So, munti ka na ngang maubos yung oil. Kung ang mahal pa naman ng oil ngayon. Super. Kaya, shout out sa'yo. Kumaring craving, sana manalo ako ng pa-air fryer mo. So, ayan lang. So, make sure na mainit na yung oil bago mo ilagay yung chicken. Kasi, kapag nilagay yung chicken na hindi pa mainit yung kawali at saka yung oil, may tendency na yung skin ng chicken is bibikit lang siya sa kawali. Ayun, so kapag binaliktad mo na, pangit na yung itsura ng chicken mo kasi wala na siyang skin. So, ayun, make sure talaga na mainit na talaga yung kawali or yung end oil bago nyo ilagay yung chicken. So, sa pagluto naman ng chicken, so ganyan lang yung technique na ginagawa ko. Tapos yung lakas ng apoy is ano lang, nakatutok lang ako kasi hindi siya ganoon kalakas at hindi rin siya ganoon kahina, yung tamang-tama lang. Tapos yan, pinapaliguan ko lang yung chicken ng oil para while naluluto yung ilalim, naluluto na din yung ibabaw. So ayan, so ganyan lang yung ginagawa ko kapag naluluto ako ng whole chicken. Ayan.
So, pinapaliguan ko lang siya ng oil. So, dandahan lang na hindi niya siya masage yung, ano, yung skin niya para hindi matanggal yung chicken kapag binaliktad niya na. So, ayan na nga. So, naabutan ako ng gabi dyan. So, ayan. So, dinadahan-dahan ko na siya kasi ready ko na siyang, ano, balik na rin. Ayan. So, pag ganyan, make sure na sobrang ingat kayo kasi baka matapon yung oil. At yung manok. Sobrang bigat ng manok at kainit lang pa naman ng oil. So, ayan. So, medyo maitim na tignan yung chicken dyan kasi walang ilaw, walang anumang ilaw na meron dyan. Tapos, paggabi na yan. So, hindi talaga nakikita yung, ano, yung kulay, yung tunay na kulay ng chicken. So, hindi siya, ano ha, hindi siya, ano ba tawag doon? Oh, so, yan. Ganyan yung kulay ng chicken. So, kanina medyo dark. So, ngayon yan. So, yan yung kulay niya ngayon. So, tamang-tama lang siya. So, kala ko nga, maano pa siya. Hindi siya naluluto. So, kanina kinuha ko siya. Tapos, nirest ko siya ng mga 20 minutes. And then, ibabalik ko siya sa oil. Para lang maging crispy ulit yung ano niya, yung skin. Pero kung sa tingin niyo, matigas yung chicken ako, hindi po. Sobrang lambot ng chicken na yan. Sa labas is sobrang ano siya, parang crispy siya tignan, parang matigas. Nako, kapag natikman niyo yan or na-try niyo, sobrang lambot ng chicken. Sobrang juicy niya, as in, akala ko nga hindi siya luto. So, yan na yung finished product natin. So, ayan. Tapos, titingnan natin siya sa loob. So, ayan. O, diba? Ang sarap-sarap niya. As in, hindi talaga siya matigas. Sobrang soft. So, ayan niya yung loob ng, sa loob ng chicken. So, ayan. Ang sobrang sarap talaga niya. O, diba? So, ayan lang. Bye! Thank you, guys!